Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Nang mag-ikalabing dalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabi ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Pakinggan at pagnilayan natin ang pangpitong wika ni Jesus kasama ang ating tagapagnilay na si Sister Dana Rose Ariola at susundan ng pagbabahagi ni Brother Marcelo Pagar. Father, into thy hands I commit my spirit. Ang huling salitang naibanggit ng Panginoon bago siya nilagutan ng hininga. This phrase of Christ version, ito yung version ng Panginoon kung saan sasabihin niyang, to God be the glory on the cross. Aside from that, these words are also called the word of reunion. Jesus proclaims that he will join God in heaven. His journey is at once complete and only just beginning. A mission accomplished. Sa ating buhay bilang mga tao, marami tayong hinahanggan ng mga accomplishments. Karamihan ito ay patungkol sa pag-ahon sa buhay, unang-una. Gusto natin na umahon sa hirap ng ating buhay. O kaya naman mataas na posisyon o rangko sa trabaho. O kaya naman medals or awards at kung ano-ano pang mga accomplishments. Ang tanong, kanino ba natin iniaalay ang mga tagumpay na ito? Sa ating sarili po ba? O sa mga taong nagmamahal sa atin? O kaya naman sa mga taong nagmaltrato sa atin noon para magmayabang, parang ganun, na ito, may narating na ako, may na-accomplish na ako. O sadyang para lang may masabing, may natapos ako, may narating ako, may napuntahan ako. Kung titingnan po natin ang konteksto ng ating Panginoon at pagninilayan natin ito, si Jesus din ay may misyon. Katulad nating lahat na may kanya-kanyang misyon dito sa mundo, He carried it out until the end. Hindi sumuko si Jesus kahit sobrang hirap na yung dinaan niya. When He knew He had completed His mission, He breathed His last. And He commits His all to His Father. Jesus died in obedience to the Father's will. He had a perfect trust in the Heavenly Father which was never broken. Yung last moments ni Cristo sa cross were a calm restfulness. He had accomplished with satisfaction when the Father gave Him to do. Ngayon po ay binibigyan tayo ng halimbawa, isang napakagandang halimbawa ni Jesus that shows how to pray. Halimbawa na lamang sa isang pagkakataon na nagawa na natin yung mga bagay. We have done everything and there is nothing more we can do. And the way ahead seems uncertain. Then, we should do what Jesus did. He prayed. He commit His life to God. Tayo din, tularan natin siya. Jesus was a model for us in life and even in death, teaching us how to pray through our darkest moments, reminding each one of us that God is always listening. Knowing that God never leaves us,
and He will see us through the time ahead. We can pray, Jesus, Ama, into your hands we commit our spirit. These words of Jesus are statement of faith, unang-una, commitment, confidence, and trust in God the Father. Noong siya'y tumawag, Ama, Jesus acknowledged the intimate and personal relationship he has with God. He is expressing his trust and dependence on God the Father, even in the midst of intense suffering. Napakasakit na ipako sa krus. He faced the greatest unknown, the hardest challenge of all, which is death. Kung tayong mga tao, isa sa pinakakinatatakutan natin na mangyari sa ating buhay ay ang kamatayan. Ayaw nating dumating ito, di ba po? Kasi pag tayo'y namatay na, hindi na natin magagawa yung mga bagay na gusto nating gawin o yung mga salitang gusto nating sabihin. Kamatayan, katapusan ng buhay dito sa mundo. At hindi po lingid sa ating lahat na kahit ayaw natin itong dumating, hindi natin ito maiiwasan. Death is universal. It does not discriminate based on age, kung ano man yung edad mo, based on gender, your race, or even your religion, kung ano yung sekta mo. Ikaw ba ay Katoliko? Ikaw ba ay Iglesia ni Cristo? Ikaw ba ay Sabadista? At kung ano-ano pa. And even your socio-economic status. It comes for everyone. Mamamatay po tayong lahat. So ang tanong, how should we approach death? The end of our life. Ito po yung sagot. Tularan natin si Jesus by entrusting our spirits to God, by having a personal relationship with Him. Tawagin din natin siyang Ama. Sa mga kamay mo, this signifies that we are looking forward to a closer fellowship, to a closer relationship with the Father. And by doing that, we can have peace and assurance, knowing that God is with us even in our final moments. Kahit po tayo mamamatay na, hindi tayo iiwan ng Diyos. Ang tanging gawin po natin, tumawag sa Kanya. Itong final statement na ito ni Jesus is a great reminder to each one of us here that death is not the end. Rather, it is a transition to eternal life in the presence of God. Tandaan po natin na ang pagtawag ni Jesus is not a cry of despair or defeat. Hindi po ito pagkatalo. Ito po ay isang deklarasyon of submission to the Father and the affirmation of Jesus' faith in God's goodness and power. At this very time, alam po natin, we are all aware kung ano ang meaning and purpose ng pagkamatay ni Jesus. And that is to save us. The Bible tells us that the wage of sin is death. It is the punishment of sin. The blood, the death of the innocent love, which is the Jesus Christ we have now, was covering for our sin. The blood of Christ is nothing less than the eternal power of God. Tandaan po natin. That's the wonderful truth that the blood of Jesus that is the only way to cleanse our sin and its effect on us as the believing sinner. The death of Jesus was a victorious death. Tagumpay po ito. He died as our personal Savior. And how lucky we are that our God, the Supreme Being, is willing to sacrifice His own life
just to save us. Magsaya po tayo sapagkat tayo iniligtas. Si Jesus, in His whole life, alam natin, in His whole ministry here on earth, He really committed to His Father in heaven. Never siyang nakalimot sa Panginoon. Never siyang nakalimot na i-commit ang buhay niya sa Diyos araw-araw. So, before starting a day, I believe He commit His life, His own self to the Father. Kaya no wonder, kahit saan pumunta si Jesus, sinusundan po siya ng himala. Maaaring isipin natin na natural yon kasi Diyos siya. Tama po? Yes. But the time He lived His life here on earth, He became like us. Kung suot niya noon ang kanyang pagka-Diyos, hindi niya na kailangang ipakita o patunayan ito sa atin, yung kanyang obedience sa Panginoon. But because He is human in nature, that time, kinakailangan niyang ipakita ang halimbawa ng obedience. Obedience up to His death, kahit siya ay mamatay sa krus. At hanggang kamatayan, ipinakita ng Diyos ang kanyang commitment, great commitment sa kanyang Ama. So, sa atin po, hindi na natin kailangang panghintayin na tayo'y mamatay bago tayo mag-commit. Hindi na natin dapat hintayin yung mga bagay na hindi natin inaasahan na tayo'y nandoon na sa sitwasyon na huli na ang lahat. Habang malakas po tayo, habang tumatakbo po tayo, kompleto ang katawan natin, habang tayo ay kaya pa nating mag-isip ng maayos, kumilos ng mabilis, i-offer na natin ito ngayon na rin sa Panginoon, ang ating buhay. Offering to God our life is not always, mamamatay na ako kasi i-offer ko na yung buhay ko. Huwag po nating isipin yon. Alisin po natin sa isip natin yan. Huwag nating i-offer sa Panginoon ang mga tira-tira. Yung mga spare time. Magsisimba ako kasi may oras lang ako. Because His breath is always available to us every day. Ang isang patunay po dyan, bawat umaga na tayo'y gumigising pa. Laging sariwa, hindi tira-tira. Kaya nawa, before dumating ang araw ng pag-uwi natin sa Kanya, let's put a smile on our face before God and offer our strength to Him and let Him operate. Ibigay natin sa Kanya, ialay natin sa Kanya. At natitiyak ko po sa inyo, wala po tayong pagsisisihan. And now from this very moment, from our reflection, I pray that God's message has moved us, moved you and me at this very point, that God created us for a reason. From the very beginning, He knows our days, He knows our numbers, He knows even kung ilan ang bilang ng ating buhok. Kaya, brothers and sisters, sabay-sabay po natin i-commit ang ating sarili sa Diyos. Let all say, Father, into your loving arms, we commit our life. We commit our strength. We commit our talent. We commit our abilities. We commit our heart. Just like what Jesus did. So Lord, we pray, teach us to be like Jesus as we walk journey in serving you. Maraming salamat po for joining me in this reflection. And may you have a happy Holy Week meditating the passion of our Savior, Jesus Christ.